taimtim na panalangin, March 7, sa mga makilangit na dako. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, O Bayan, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan, para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Awit Kapitulo 62 Versikulo 8. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos tulad ng sa isang kaibigan. Ang mata ng pananampalataya ay makakakita ng Diyos na malapit, at ang taong nanalangin ay maaaring makakuha ng mahalagang patunay ng banal na pag-ibig at pag-aalaga ng Diyos sa kanya. Ngunit bakit napakaraming panalangin ang hindi kailanman sinasagot? Ibinibigay sa atin ng Panginoon ang pangako, "Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso." Jeremias Kapitulo 29 Versikulo 13. Muli, binanggit niya ang ilan na sila'y hindi dumadaing sa akin mula sa kanilang puso. Oseas Kapitulo 7 Versikulo 14. Ang mga ganitong panalangin ay mga panalangin ng anyo lamang, pagsasalita ngunit walang tunay na kahulugan, na hindi tinatanggap ng Panginoon. Kailangan ng panalangin, pinakataimtim, marubdob at masakit na panalangin, tulad ng panalangin ni David nang sabihin niya, kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo. O Diyos, ako'y nasasabik sa iyong mga panuntunan. Ako'y umasa sa iyong salita, ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon, ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos, ang puso ko'y nadudurog sa pananabik sa lahat ng panahon sa mga batas mo. Awit Kapitulo 42 Versikulo 1, Awit Kapitulo 119 Versikulo 40, Awit Kapitulo 84 Versikulo 2, Awit Kapitulo 119 Versikulo 20. Ito ang diwa ng panalangin ng pakikipagbuno, tulad ng pag-aari ng maharlikang mga awit. Tungkol kay Kristo ay sinabi, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim, Lucas Kapitulo 22 Versikulo 44. Sa anong kaibahan ng pamamagitan na ito ng kamahalan ng langit ay ang mahihinang panalangin na walang puso na iniaalay sa Diyos. Marami ang kontento sa pagsasalita lamang, at iilan lamang ang may tunay na sinseridad, lubos na pagnanasa, at malambing na paghahangad sa Diyos. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagbibigay sa kaluluwa ng matalik na kaalaman tungkol sa kanyang kalooban. Ang tunay na panalangin ay nakikibahagi sa mga enerhiya ng kaluluwa at nakakaapekto sa buhay. Siya na sa gayon ay ibinubuhos ang kanyang mga pangangailangan sa harap ng Diyos ay nararamdaman ang kahungkagan ng lahat ng iba pa sa ilalim ng langit. Panginoon, lahat ng aking inaasam ay batid mo. Sinabi ni David, ang aking hinagpis ay hindi lingid sa iyo. Ang aking kaluluwa ay nauuuhaw sa Diyos. Ang mga bagay na ito ay aking naaalala, habang sa loob ko ay ibinubuhos ko ang aking kaluluwa. Awit Kapitulo 38 Versikulo 9, Awit Kapitulo 42 Versikulo 2 hanggang 4. Ang inyong mga panalangin ay maaaring tumaas na may pakikiusap na hindi tatanggap ng pagtanggi. Iyan ang pananampalataya.